Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Once again, this is Ria from RDM Designs. So on today's video, I wanna share you guys kung ano yung nakita ko ngayon, na-discover ko na way kung paano makakapag-remove ng filmmaker watermark sa aking mga video. So gusto ko lang ding i-share sa inyo to guys. So watch this. Of course guys, ang first step natin is gawa muna tayo ng content ng ating video na isi-save dito sa ating filmmaker na application. So, in my case, nakapag-ready na ako. Bale, outro ito ng aking mga ginagamit na tutorial or whatever na ina-upload ko. So, ang tip ko lang, dahil yung filmmaker na watermark ay nandiyan sa right side, wag na lang tayong ganong maglagay ng mga anik-anik dyan sa right side. Para kapag pinakita ko sa inyo yung tip ko, hindi maapektuhan yung mga content nyo na nasa right side. So, kung kayo po ay bago pa lamang sa ating YouTube channel, pakisupport nyo naman po ang channel na ito and pakiwatch nyo po yung full video para malaman nyo po yung simple tip ko na napakadali na pwedeng-pwede po natin gawin sa ating mobile phone. So, ang una po natin gawin dahil meron na po tayong video, isave na po natin to. I-export na po natin. Na-save na po siya. So, i-close lang po natin tong ad na to. And then, try po nating i-play. So, ayan. Makikita nyo naman po, meron po tayong watermark sa upper right corner na filmmaker. So, ito po yung tip ko. Napakadaling tip kung paano po tanggalin yan. Ang una po nating gagawin, pumunta lang po tayo sa Play Store. Mag-download po tayo ng Canva. Canva. In my case, meron na po akong Canva app sa aking mobile phone. Need na lang po siyang i-update. So, kahit naman hindi ko siya i-update, working naman po siya. So, napaka-useful po ni Canva. Kayang-kaya po nitong matanggal ang watermark sa ating video. So, pumunta lang po tayo sa ating Canva app. I-open po natin ang ating Canva app. We are here na po sa loob ng ating Canva app. Pwede na po tayong mag-create ng design. Or kung meron po tayong existing design, pwede po natin gamitin yun. So, in my case, create na lang po tayo ng new design and gamit po tayo ng blank na template. Kapag na-open na po natin ang ating template, punta lang po tayo sa gallery para mahanap po yung ating video na dinownload. So, punta po tayo ng gallery. So, ito po yung video natin. So, meron po siyang watermark sa right side. So, sa Canva po, napakadali po nang gagawin natin. So, ika-crop lang po natin yan. I-click lang po natin yung crop. Ayan. Kaya kanina, sabi ko po sa inyo, huwag tayong maglagay ng mga content gano sa right side. So, pag-crina po natin siya, wala na po siya. Drag na lang po natin tong mga... So, let's just drag na lang po natin siya para mag-fit po siya dun sa ating template. Nasa sa inyo po kung paano natin siya itidrag. Siguraduhin pa rin po natin na nasa gitna po siya. So, ayan. And then, try po natin i-play kung nakikita pa ba yung... ayan, hindi na po siya nakikita. So, after po nyan, i-click lang po natin tong arrow na to, yung nasa taas, and then click natin yung download video and then click natin yung download. So once po na ma-download to, punta lang po tayo sa ating gallery, magkakaroon po doon ng Canva na folder, dun po natin siya i-open. Ayan, you save your design, yan ang sabi ni Canva.
So, dahil na-save na po natin yung design natin, pumunta lang po tayo sa ating gallery. Katulad nga po nung nabanggit ko kanina, magkakaroon po dito ng Canva na folder. So, kung di po natin siya makita agad dito, nandito po siya sa others, magkakaroon po dyan ng Canva na folder. Like this one po. And ayan. Pwede nyo na pong i-double check kung talaga bang natanggal yung watermark. So, ayan. Kita naman po natin. Natanggal po yung watermark. So, ayan naman po yung aking mai-share sa inyo for today. Sana po makatulong ito sa pagka-craft nyo ng mga watermark. Kung meron pa po kayong ibang app na ginagamit sa pagbablog, makakatulong din po si Canva. So, on my next video po, itatry ko po na gumawa ng tutorial kung paano naman po gamitin si Canva. So, kung meron po kayong mga katanungan, feel free po to comment down below. And kindly support po this channel. Don't forget to like and subscribe. Once again, this is RDM Designs YouTube channel. Thank you.